tinawagan po kami sa kinauukulan. Tulungan niyo naman po kami kahit bigyan niyo lang po ng masakyan o man lang kahit ano, mga anak ko. Sa nakalipas na apat na dekada, ito na ang pinakamabagsik na bagyong humagupit sa Metro Manila. Bagong pagbayo nito nung Sabado. Walang nagakalang itong pinsalang iiwan ni Ondoy. Mahigit 200 ang naiulat na namatay. Libo-libo mga nasalanta. Nawala ng kabuhayan. At nawasa ang mga ari-arian. Sa loob ng 6 na oras, nilamon ng tubig ang maraming bahagi ng Metro Manila at mga karatig bayan nito. Walang pinili ang trahedya, mayaman o mahirap, kilala o ordinaryo. Hindi nakaligtas sa bagsik ng bagyo. Isa sa pinakamalubhang na salanta ang Provident Village sa Barangka Marikina. Noong Linggo, sumama kami sa isang rescue operation para ilikas ang iba pang biktimang naghihintay na maabot ng tulong. Sa aming pag-iikot, bakas ang tindi ng hagupit ni Ondoy. Ang dating magarang subdivision, nagbistulang ghost town. Ilang saglit pa, natanaw na namin ang grupo ng mga taong nag-aabang ng tulong. Marami sa kanila, hindi pa rin makapaniwala at matanggap ang pangyayari. Lalo na ang mga hindi matagpuan ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa aming pag-iikot, itong eksenang tumambad sa amin. Masaklap na imahe ng trahedya. Medyo masakit po ito, Kai. Ang ilan sa nakaligtas, bibiro ang pinagdaanan. Tulad ng 97 taong gulang na si Lolo Artemio na nagtamo ng mga galos at pasa. Labas daw nila sa pintana kasi nga mataas pa rin yung tubig. Sa kapatid bahay kami, umakyat kami, makarating kami doon sa terrace. Doon, awa ng Diyos. Halos ganito rin ang karansan ng kanyang kapitbahay na si Lolo Vicente, 83 taong gulang. Kasi natrap na kami sa second floor, abot na dito yung tubig. Binutas namin yung kesame, tapos hinila namin siya sa kumot, tinaas namin para makasampa dun sa kesame. Tapos binutas namin yung bubong para dun kami sa bubong pumunta. Sa isa pang lugar sa barangka, ito naman ang aming inabutan. Malalim ng gabi pero di pa rin magkamayaw ang mga residenteng nagpupumilit na makarating sa kanilang mga tahanan dahil sa naiwang mga gamit at mahal sa buhay.
Dahil kaya kayo binabawalan, dahil instead ng ililigtas si Sisan Tuwag, baka pati kayo pa. Explain ko ba, may lupig po doon. Kumilig sa region, dalawang lalaki, hindi nila nakayanan. Salamat sila. Kaya ako nandito para mag-estrol. Bata ako, ganun po daan mo siya daan dito na perbo. Para saan po yun? Para po ba ako na sa ako? Maraming po kakaligtasan natin po, kaya po gusto namin na huwag tayo malangin sa nangangin. Kaya magtulungan lang po tayo. Nagpumilit ang karamihan sa mga residente. Uwi-uwi na kami. Kanina pa kami alas, ano dyan? Alas 6. Ay, kaway. Atamid kami. Hindi, marami naman kayong mahawa, ano eh. Marami naman kami. Pero bigo sila. Bakit po dumalot? Malakas yung abo. Bakit po? Siyempre, malulunod kami. Ilang oras pang lumipas, nagdatingan ang karagdagang tulong at suporta mula sa PNP, MMDA, at BFP. Sinuyod ng mga rescuer ang mga daraanan. Pero dahil mataas ang tubig, limitadong naging takbo ng search and rescue operation. Sa Cainta, Rizal, isang may bahay ang lumapit sa amin para humingi ng saklolo. Di kasi nandun sila sa bahay, niiwan sila sa bahay. Up and down yun, ngayon nasa second floor na lang sila. Hindi sila makalabas since yesterday wala silang food, wala silang water. Kaya nagpatulong kami sa rescue team para sagipin sila. Ano nga rescue team? Pupunin ko kayo. Yung mga katulong, ano ito? Halika na, halika na. Mami, ikaw na kumuha ng mga damit. Ay, gatas yung bata, oh. Sa loob ng bahay, inabutan namin ng 5 katao na miyembro ng pamilya. Kinailangan buhatin ng kanyang ama dahil paralisado ito dahil sa stroke. Ibigay sa tapoy natin. Di naman may tago ang tuwa ng buong pamilya nang ligtas silang magsama-sama. So, titignan po natin the way we respond to disasters is kung may disaster o kalamidad lang, saka lang tayo magre-responde. Dahil wala pa, tubig meron kayo? Sabihin namin doon pagbalik.